Oh, what time is it? Tiki Moon time! You're right, it's Tiki Moon time! Right on. Oh. Babe, I know you can work some magic. Maybe add something to that? Fried fish almost every day now, right? You got any ideas? Anyways, sige, dahil Lent, fish tayo. Fish tayo ngayon. Right on. Okay? Yeah, fish be with you. Fish be with you too. Ako lang, alam ko nang gagawin ko. Wait. Work your magic, beautiful. Can you wait? Absolutely. 2 days pa ko. Oh, that's it. Faster than usual. Dahil, alam niyo, napaka-boring naman kung pakakainin ko lang si Papang ng plain na fried fish. Kaya naman naisip ko, gawin ko lang siya ng sweet and sour. Yan, maganda rin itong menu para sa ating Lenten season, ha? Fish, mga gulay-gulay. So, gagawa din tayo ng ano ha, susunod gagawa lang tayo ng mga pinakbet na Ilocano, di ba? Yan, gagawa tayo niya. So, kanina pinakita natin yung mga ingredients para sa ating sweet and sour, especially the sauce. Ngayon, imi-mix-mix na natin ang ating mga pampalapot para sa sauce. Okay? So, yan, lagay natin yung pinagbabaron ng pineapple chunk. So, may tatapon yun. Yan. Tapos, we have the poultry suka. Yan. Pwede yan. Pwede gamitin yan. Poultry suka. Babe. Yes. Ano? I think you're forgetting something. Ano? Ay, oo nga. Ano? The poultry. Diba? Yes. Tama. Sorry naman. So, we were reading your comments, and a lot of people have been saying that, why aren't we cooking with aprons? What happened to the aprons? Where are the aprons? Well, here they are. Apron time. Let me get this. Let me get this for you, okay? Oo nga, kaya nga arti-arti mo. Diba? Pero gusto mo lang. Yan! So, asa na tayo? Pagkatapos, we have banana ketchup. Ketchup. Pagkatapos, ang salt and pepper. Yan. Salt and pepper. And the brown sugar. Para mag-agaw yung tamis at ang asim. And of course, nandito rin ang ating cornstarch. Itong pa-potla. Itong pa-potla. Mix. Ayan. Tapos pag na-mix nyo na yan lahat, tsaka tayo magigisa-gisa na ng ating ginger, onion, and garlic. Tapos may carrots and bell pepper. Haluin lang na mabuti hanggang sa mawala na yung mga namumuo-muong cornstarch. Masarap yung ano yung may pineapple. Ano, kasi alam yung nagdadagdag siya ng flavor. Fruity-fruity flavor. Alright! So ngayon, magigisa-gisa na tayo para sa ating sweet and sour sauce. Kere-kere-kere. Ayan po siya. Ganyan. Now, gisa-gisa na tayo eh. Inuuli ko yung ano, luya. Kasi ang luya, pag sinug na, naglalasang gamot. Okay? Pag overcook ang luya, naglalasang gamot siya. Ang ganda. The carrots. Hey babe, you know how perfect this sweet and sour is? I know. Because I'm sweet, but my ass ain't perfect.
Diba? Kaba! 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 O yun. Bulu-bulu? Huwag niya kasama sa kusina, mabulu. Gusto ko nga ba nagluluto ko, nakatali na lang yan eh. Tapos, ano, tsaka ko nalang pakakawalang pagkakain na. Bulu-bulu dito sa kusina. Sauces. Timplado na lahat yung sauce ng buhos na ng buhos. Halo, mix, mix, mix hanggang sa lumapot siya. Hintay natin maluto yung suka. Pag lumapot na siya ng gusto niyong klaseng lapot, nasa sa inyo yan, kung gaano kalapot. Chirulot bumblebee. Ganun, ganun. Natin, lumapot ng lumapot. Depende gaano kalapot. Ang nais natin. Sarap, ang bango ng pineapple, oh. Plus the poke suka. May konting spice, di ba? Konti lang. Ayan. Hintay natin, nalapot pa yan. Malapot na siya. So, ibig sabihin, luto na yung suka niya. Ayan. Siyempre, ang ating red and green bell pepper. Ayan na siya. Gumaganda ng gumaganda ang kulay. Inaanan natin ang apoy. Mahina-mahina lang. Tapay na ako siya. Ang ganda ng kulay, oh, di ba? Pang Christmas. Hindi naman Christmas. Yan. Ready na po siya. Nalagay na natin doon sa ating fried fish na talaga namang fresh na fresh po yun galing sa probinsya. Pinadala yun ng asawa ng aking yayay na si Bebe from Masbate. Yung isda, edi nahuli nila, no? Malaking pampano, nahuli nila. Tapos kinausap, punta ka sa Antipolos. Binigay, oh, i-waste mo na lang yung address. Ganun, sinong doon namin sa Manila, babe? Ganun ka fresh. Pagod na pagod nga isda, kalalang, uy, layo na. Huwag ko na, huwag ko na tubig. Ha? Yeah. Okay, perfect na yan. Look at that! Diba, ganda? That looks beautiful, babe. Yes. Seriously. Not just maganda, it's masarap. Syempre, alam mo na. Ah. Ina. Well, now you all know why she Easta won for me. Woo! Kain ka na. It's a party. Careful lah, dito sa fishbowl. Oh! Wow! Ganyan siya, ganyan siya. If you ain't spilling on the table, it's not that good, trust me. Totoo. Right? Totoo. Alam mo, sabi yung mga Japanese din, pag hindi ka maingay kumain, ibig sabihin hindi daw masarap. Di ba tayo, pag may parang natuon, sa kanila pala normal lang yun. Ibig sabihin, i-enjoy nila. Yeah. Put some sauce on it, please. Look at that. Shrimp. So ayan, meron na naman tayong another Lenten season na recipe sa mga, of course, hindi tayo nagkakarne sa ating mga paniniwala sa tradisyon ng mga Katoliko, no? So, yun lang. Respect, di ba? Saya. Sarap. Mm-hmm. You know why? Kasi nga, fresh yung isda. Again. Yung isda ay galing sa Masbate. Fresh na fresh from Masbate. Nag-waste lang siya papunta rito. Amen. Lumangoy sa... So, sinundo namin sa Manila, baby. Na isda. Ganon siya ka-fresh. Naligaw pa nga. Pawis pa, pawis na pawis niya pagdating. That's great. Ang alat ng pawis ng isda. First dishes I had when we came out, and I came out and visited her. We went out to Palawan, and at the hotel we had vinicol, which we've already done, and then sweet and sour fish, and I was blown away, like two of my all-time favorites.
Such a good dish. Uy! Sarap naman! The good part on this too is it's sweet. It's, you get the sweet and sour, but you get a lot of the ginger too on the back end. So it's like really, really strong taste. Okay, invite them to subscribe and like. And hey, thanks a lot, you guys, for watching. Make sure you like and subscribe to our channel, and keep tuning in because we're gonna keep giving you some awesome recipes. This is sarap, baby. Sarap. Well, yeah. Thank you. Bye. Bye.